Maulang umaga mga ka-review, this is Ken Saki TV at gagawa tayo ng isang video reaction about dito sa apology ni Kabisdakers kay Maddie Katigbak, kay Boss Maddie Katigbak, no? At dito lubos akong natutuwa at nagpapasalamat dahil merong isang tao na handang baba ng kanyang ika natin, lahat naman tayo may kanya-kanyang pride, tama po ba, no? nagbaba siya ng kanyang flag upang magkaintindihan or magkaayos ang magkapinampanig na nagkakaroon ng kidwaan, ano po, or tinatawag natin nagkagalit. Tama po kayo, sa isang magkaibigan na magkagalit, dapat dyan may magbaba ng bandera. Hindi naman po ikabababa ng pagkalalaki o pagka reputasyon mo kung ikaw ang mismo ang unang magbibigay ng motibo para magkaayos, no? Ang magkaayos kayong dalawa or dun sa dalawang magkaibigan na yan, no? Dito lubos akong natutuwa dahil kahit papaano nabigyan ng sagot ang ating mga manonood at ang mga bawat tawag dito, bawat supporters or viewers natin, no? Dito kay Sir Roddy Kabisdakers is salute, sir. Napaka buti nyo at sobrang napaka humble nyo po, no? Yon, kung ano't ano man yung nangyari noon, sana'y magkaayos po kayo, no? Ni Sir Maddie. So bago ko simulan yung ating video is nais ko pong i-promote ito po, kay Sir Gapper Sniper na t-shirt. Ito po yung sample. Matagal kasing nasa labahan. So nung una pinakita ko na rin po yung jacket and then sando na lang. Baka naman. So yun, no, mga ka-review. Kung kayo'y wala pa ng ganito, bay umorder na po kayo at baka magkaubusan na, no? Sayang. At napakaganda ng tela. Lalo-lalo na yung jacket at saka yung sando nila, no? So, dumako naman tayo sa paroon doon sa aking Piniflex na channel. isa shoutout ko ulit sila. So, saglit lang po. At, na-shoutout ko na pala sila nung ano, no? Nung nakaraan. So, hindi ko na po inalis yung mga nandiyan sa Flex channel ko. Please, sa mga viewers ko, sa mga subscribers ko, please pa-subscribe po sa kanila and just comment. Iwan po kayo ng bakas. Comment nyo lang po hashtag KenSakiTV. And doon naman sa mga piniflex ko, please magbalik po kayo sa kung sino man po ang nag-subscribe sa inyo, no? Para naman is nagkakaroon tayo ng pagkakaisa o nagkakatulungan tayo, ano? Ano po? So, wala na tayong iniintay at malakas ang ulan sa labas. Pwede na natin i-roll ang ating video. Kabisdakers, Rolly! Kabisdakers! Yo, what's up mga Kabisdakers? Magandang araw po sa inyo lahat. Actually guys, ay gabi na po dito ngayon, no? Oo nga, no, mga ka-review, no? Sabihin ko lang po sa inyo kung meron man kayong mga naririnig sa sakyan or maugong man is sira po kasi yung aking computer sa bahay at sa pinag-iipunan ko pa po na magawa at baka doon na rin ako next na magre-review. Nandito kasi ako sa aking shop dito sa aming lugar kaya maraming dumadaan sa sakyan, so talagang medyo maingay po yung dating ng recording ng mic. Hindi ko naman siya pwedeng i-off, no? Bubunutin tapos ibabalik ko ulit pagka stop magpapaliwanag. So, pasensya na po. Siguro for the next video at pag nabuo ko na yung aking computer sa bahay, mapapaganda na natin yung ating sounds, no? Pasensya na po talaga. And salamat po dun sa mga nakakaintindi sa mga nireview ko at dun naman sa mga nagalit sa akin at nambas sa akin. So, wala po akong ibang sasabihin sa inyo kundi gusto ko rin po kayo. No? Galit man po kayo sa akin at sa akin eh wala yon. Kung ano man yung nakikita nyo sa akin, issue na yon. Hindi ko na mababago yon. So,
Kung ayaw nyo sa akin, gusto ko naman sa inyo. So, stay healthy and God bless sa inyo, no, mga kaligyan. Tara, okay na natin to. Garden lang po natin, ha, galing po sa trabaho. So, sa ating mga mahal na mga kapatid ng mga OFW, no, ha, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi din po sa inyo lahat. At unang-una guys, ako po muna ay humingi ng paumanhin at pasensya kay Idol Maddy Katipak, no. Sana po ay naunawaan niyo po, no, at sa lahat ng mga supporters sa kanya, kung tingin niyo po sa akin ay kasalanan ko po yung ginawan ko po ng video itong ating kaibigan, ating kapatid na si Maddy Katipak, no. Ako po ay humingi ng pamanhin, ha. So pasensya po. Siguro po nagawa ko lang siguro po yun dahil wala akong way kung paano mo siya makausap. Kasi nga hindi na kami pwede mong makapag-usap sa messenger dahil wala po ako. At siguro nangyari na kasi ang hindi dapat mangyari po. Okay na tayo ba eh, no? Kahit hindi pa tayo nag-usap ng personal or sa tawagan lang, no? Pero aasahan ko na maging maayos na tayo, maging okay na tayo sa ngalan ng ating nag-iisang idol, no? Si by Idol Jabber Sniper. Siyempre, katulad nyo po, ako din po ay isa sa natulungan ni by Idol Jabber Sniper sa aming community or sa aming grupo dito sa YT, no? So gusto ko lang po sana na i-totally close na tong issue ko sa amin kay by Idol Maddy. So yun, no, mga ka-review, no, dito malaki yung respeto na ibinalik niya doon kay Sir Maddy, ano, at humingi rin siya ng paumanhin doon sa mga nagawa niya, no. At siguro mga ka-review is yung mga nangyari noon, yung mga nangyari ng mga past na gawa niya ng video is dala lang ito ng damdamin. Kasi minsan talaga pag nauuna po yung galit sa atin, hindi natin maiisip kung ano yung mga nasasabi natin, kung ano yung mga nabibigas ng bibig natin, no. Basta ang sa atin lang is ma-express natin yung galit natin. But so on and so forth, malalaman din natin sa sarili natin na mali, may mali doon sa ginawa ko. So, salute ako rito kay Sir Rolly Kabisdakers, no. So, ako nga pala Sir, shout out sa iyo sa Rolly Kabisdakers, no. At sa totoo lang po, maraming salamat at pinaunlakan niyo po ang aking pagpapaalam na review din ng itong video niyo na ito, no. So, yun po. Yun nga, no, mga kung bakit ako sumaludo sa kanya dahil isa siya sa mga nagbaba ng bandera upang ipaabot kay Boss Maddy o kay Sir Maddy Katigbak ang kanyang paghingi ng paumanhin at ang pakikipagbati nito kay Sir Maddy, no. Kasi wala namang gulo na maayos kung hindi aayusin, tama po ba? Kung lalo lang talagang makikipagmatigasan is patuloy pa rin yung magiging mantsa or patuloy pa rin yung gulo, no, sa pagitan nilang dalawa. So mas maganda yung gento, may isang humihingi o nagbababa ng bandera upang maayos itong nangyayaring ito, no. So salut sa iyo, Sir Rolly. At sana po sa lahat ng mga supporters niya at pati din sa mga relatives ni Maddy Katigbak, sa lahat ng nagmamasalan na unawaan niyo po, ba't ko nagawa po yun, no? Ika nga sabi nila, minsan nakagawa ka ng kasalanan sa kapwa mong tao dahil din sa kasalanan ng ginagawa mo ng kasalanan. Tama ba yun? Basta yun na yun. Ang gulo nun, sir. Ano nga uli yun? Sana nakagawa ka ng kasalanan sa kapwa mong tao dahil din sa kasalanan ng
ginagawa ko ng kasalanan. Basta yun na yun, Mac. Hindi ko rin naiintindihan. Hindi ko naiintindihan yung sinabi niyo, sir. Kumbaga, kasi sino pa namang gagong tao? Diba? Loko-loko yung tao na gagawa ka ng kasalanan sa isang tao na wala namang ginawa sa'yo. Siyempre, nakagawa ka ng kasalanan dahil may ginawa siyang mali sa'yo o hindi mo nagustuhan. Kaya nakagawa ka ng kasalanan sa isang tao. So, dito, no, may point si Sir Rolly Cabestacar. So, I think nagkaroon lang ng miscommunication sa both side, no? Kasi kung patuloy yung communication, bilang isang vloggers, syempre marami tayong mga ginagawa. Gaya nga na sinabi nyo, marami din po kayong ginagawa. So, on sa atin lang, no, is more patient doon sa mga bibitawan nating mga salita, no? Kasi, ibig sabihin, katulad nga, nasabi nyo na, hindi ka maaagawa ng kasalanan kung walang ginawa sa'yo. Totally, sir, kung iisipin doon sa paliwanag ni Boss Maddie, no? So, after nito, re-reviewin ko yun, no? Yun nga, pinaliwanag niya na bumalik sa inyo yung pera. Pero sa inyo, hindi nyo pa nalaman kung bumalik. Diba? Dahil wala akong update na nanggaling kay Boss Maddie. Dito pumapasok yung lost communication or miscommunication. Tama po ba? Kasi kung nagkaroon lang kayo ng tamang time at pag-uusap or naisabi agad sa inyo na ganito yun nangyari, is walang issue, walang mangyayaring ganito. Kasi sa totoo lang po, wala kasi tayo dun sa time na magkakasama kayo, nakikita nyo kung ano yung ginagawa ng bawat isa sa inyo. No? Tama po ba? Correct nyo na lang po ako if may mali po ako. So, yun nga. Gaya nga nito at masaya ako dahil ginawa nyo din ng video at nagbaba kayo ng inyong bandera. Napakahirap pong gawin ang gentong klase ng pangyayari na yung ikaw mismo, no? Kasi sabi niya nga, nagawan siya ng hindi maganda. Tapos, ang ibabalik niya is ganito, di ba ho? So, kung tutuusin naman po, wala naman pong hindi magandang nangyari. Ang nangyari lang is, nagkaroon lang kayo ng lost communication based dun sa story na kinakwento nyo ngayon at dun sa mga story na napanood ko dun sa video ni Sir Maddie Katigba, is yun nga, nagkaroon kayo ng walang, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan or tipo na hindi kayo nagkaroon ng connection para magsabi na ganito yung nangyayari dun sa pera. Kasi involved dito yung pera, tama po ba? No? So yun, salut sa'yo, Sir Rolly. So sana po sa lahat po, no, ng ating mga viewers, lahat ng nagsuporta kay Idol Maddie, walang rason na lakihin pa natin or gawin natin magulo ang nasimula ng ating isang idol. Subay Idol, Maddie Katigbak, no? Sinabi ko na po nung nakaraang video na ina-upload ko na okay na tayo at wala na po yon, no? Nag-comment pa tayo doon sa video na ina-upload ko at subay, Lods, Maddie Katigbak, no? At sa lahat ng mga family ko dyan, sa mga Kasuward family, no? At sa lahat ng aking mga kapatid or mga kaibigan na mga vlogger, hindi lang dyan sa Bukana, pati sa mga iba't ibang bansa, no? Na nakilala ko dito sa pag-YT ko. Yun, alam ko, isa lang yung hangarin natin na bukod doon na magkaroon tayo ng pera dito sa YouTube, ay hangarin natin na makatulong sa kapwa. At pagdating sa pagtulong, sana po ay hindi po natin titingnan ang pera, no? Kailangan pagtumulong po tayo galing sa puso. Kasi hindi naman lahat ng pagtulong sa kapwa ay hindi naman nadadaan sa pera, no? So marami tayong paraan kung paano makatulong. Basta galing po sa puso, pag nakatulong ka sa tao, pag ang tao o nakatanggap ng tulong mo, mas mahigit pa sa pera yun. So yun ang pinaka-importante talaga. At sa aking mga nagko-comment na hindi maganda, no? Tinatawag nila na basher. Ang masasabi ko lang dyan po, no, hindi ko rin kayo masisi or hindi po ako galit sa inyo, no. Naintindihan ko, bilang supporter sa isang tao, kailangan mo siyang ipagtanggol, no. Pero sana kung ipagtanggol natin ay
tayo sa kabilang side, hindi lang po muna pag ano yung ating napanood sa tama. Bago tayo magsalita is panoorin niyo muna yung buong video or buong takbo ng buong video, ano? Kasi hindi naman lahat na ganito. Eh, loko pala to eh. Tinitira pala yung ano ko eh, yung sinusuportahan ko eh. Ganon. Hindi ho ganon. Dapat marunong tayong umusisa, umintindi, at lawakan yung pag-unawa. Kasi, sa totoo lang po, yung mga yan is, ano din yan eh, nasasaktan din yung mga yan. Pero, hindi nyo nakikita na kinikim-kim lang nila yung kung ano yung mga nabanggit nyo, kung ano yung masamang salita na ginawa nyo. So, like nung sa akin, nung nilabas ko yung kay Boss RPD, mayroong isang nag-comment doon na si Kiner, na scammer daw ako. So, masabi ko sa kanya, proof it. Pero kung wala siyang ma-proof, pwede ako magdemanda. Tama po ba? Ganun lang po yun. Kumbaga, bago ka magbitaw ng isang salita, is panindigan mo yun. Kasi kung hindi mo paninindigan yun at kinasuhan ka, is wala kang mahihita, di ba? Kulong ka pa. So, yun, no? So, bago ka mag-output ng isang salita na alam mong makakasama, is pag-isipan mo ng 1 million times. Kasi pag once na bitawan mo yan, hindi mo na makakabigyan. Di ba? Tama po ba, mga ka-review, no? Tama ba ako, Boss Sir Rolly Cabislakers, no? So, yun. Salute ulit sa inyo, sir. Kinakampihan natin, babatuhin niyo agad ng maitinding mga salita yung sa kabilang kampo, no? So, yun ang video hindi maganda doon. At yun na, may nag-comment pa nga doon na bakit ako ayaw tumulong diretso sa taong tinutulungan ko po. Ay, nasagot ko na po yung ano yun eh, yung tanong na yun eh. Kaya nga po, sinabi ko po kanina, kung mag-comment po tayo, sana man lang, panoorin po muna natin yung video, no? Kasi nandun napakalinaw eh, yung sagot na yun. Kaya hindi ko na ipa-diritso sa tao, kung pwede pa lang, eh, diritso ko talaga, no? May nagsabi pa nga, may Gcas pa ganito ganyan. Dito po, sa bansa na inanuhan ko po, wala pong Gcas dito. Pero lang po sana, eh, Oo nga naman. Bopols din yung nag-comment sa'yo, Boss Rolly, eh, no? Kadali lang po ang padala ng pera, di ba? So, wala po kasi dito yun, wala, hindi po uso dito yun. At may itadagdag lang po ako, no? Dahil sa panahon ngayon po ay, yung tulong ko po, ay kung may tutulungan po ako, ay dinidiritso ko na po doon sa tinutulungan ko. So, hindi na siya dadaan pa kung sino-sino, no? Or malalaking YouTuber na i-flex ako or ipopromote yung channel ko, hindi na po mangyayari yun. Kung kilalan nyo lang po ako, kung kaya nyo basahin yung nasa isip at nasa puso ko po, ako po talaga ay napakatulungin tao po ako. Katunayan nga po ngayon ay medyo marami-rami na po sila na humingi ng tulong po sa akin, pero hindi ko po talaga masagot. Minsan nga, isipin ko, hindi ko nalang basahin, pero pangit. Binabasa ko naman, pero hindi ko masagot dahil ayokong magpaasa. No? Tama po, tama. Dahil sa ngayon... Tama po, yun, boss, tama yun. Mahirap kasi yung magbigay ka ng isang statement or salita na kung saan is hindi mo naman kaya siyang panindigan. Tama po yun. Pero sa akin po, sir, mas maigi yung magsalita po kayo na sa ngayon is hindi pa kaya dahil marami. Mas maigi pong sagutin niyo sila ng isang salita na kung saan is yung hindi sila ma-open dahil alam din naman nila yung hirap ng buhay, di ba? So, may mga instances na kailangan din nating sumagot pagdating sa mga ganyang bagay, lalo na yung mga ang humihingi sa atin ay minsan is mga viewers, no? So, mahirap kasi baka mamaya once na sinin mo lang or tinanggihan mo yung mga yan, is sila pa yung magiging basher. Tama po. May mga ganun pong instances na minsan pag tinanggihan mo yung isang tao is nagkakaroon siya ng negative thinking sa inyo dahil dun sa hindi pagtulong. Mas maigi pong kausapin nyo yung mga nag-PM sa inyo. Para naman sa ganun, alam nila kung ano ang sitwasyon na mayroon kayo at alam nila kung bakit hindi kayo makatulong sa ngayon.
So, yun lang po ang aking advice, no, sa Rolly Katigbak. Do not ignore, do not sin, just feedback to them na para magkaroon sila ng idea na kung bakit hindi ka makapagbigay ng sapat na tulong, no, ano po. So, yun po, no, sir. So, panoorin pa natin yung kanyang bago natin ano yan yan. Tuloy natin to, no. Nawala. Tulungan ako. Hindi lang kasi nawala yung sasabihin ko. Isa, dalawa, tatlo, no. So, ayaw kong magmayabang na marami akong tulungan. At ako tama lang po sa kinikita ko or sa pera ko, kasi kahit paano ay meron din po tayong mga kamilya o mga relatives na unahin natin yung tulungan kaysa iba, diba? At kung bibigyan din naman ako ng biyaya talaga sa taas, no? Hindi ako magtatalawang isip na tumulong. Oh, so kung alam nyo lang po, no, kung ano yung pagkatao ko, minsan nga, labang nga minsan sa damdamin ko na yung iba na humihingi ng tulong, although hindi natin alam na sila ba ay nagsinungaling o hindi, pero nakita ko yun naman, kasi pag may humingin tulong sa akin, nagkukumin dyan sa ating video, magbibigay ako ng account ko sa Facebook para doon ako kontakin, para makita ko rin po yung sitwasyon nila, o dapat ba, o totoo ba yung sinasabi. Kasi sa madaling salita ay madali po akong maloko. So yun lang po ang pagkakamali ko or hindi maganda sa akin. Pero okay lang. Ay ang sabi nila, the more na tumutulong ka, dubli din yung business na ibabalik sa iyo. Basta yun lang yung mga kapatid, no, sa ating mga mahal na mga kapistakers, sa aking Seward family, at sa lahat po na aking mga kapatid, mga kaibigan, no, kasi halos ito nakaikot kay Idol by Jumper Sniper is halos mga kilala ko na rin at mga kaibigan ko na rin po, no. Basta po sa akin na po, no, lahat po ng hindi maganda nangyayari po sa atin ay may dahilan po. At isipin na lang po natin na pagsubok lang po lahat. Kasi kung ayaw tayo, yung ating hangarin ay maraming mawalan, di ba? Dahil po isang tao lang po tayo, pero ang hangarin natin ay makatulong sa kapwa. So ngayon, kung ayaw po tayo, isipin mo na lang sila. Yung dapat mo sanang tulungan o matutulungan mo pa. So kawawa naman, di ba? Ulit po, miga-miga shoutout po sa ating mga mahal na mga kabisdakers na walang sawang pag-subaybay sa ating mga video na ina-upload, at lagi nakasuporta sa ating munting channel, no? At miga-miga love shoutout sa aking Bay Idol na si Bay Jumper Sniper, at sa lahat ng aking mga hindi ko na po kayo maisa-isa eh. So sa akin na lang, mga kapatid na mga YouTuber, no? At siyempre guys, sa lahat ng nanonood po ng video na to, miga-miga love shoutout po sa inyong lahat, sa lahat ng nag-subscribe sa akin, sa lahat ng mga secret viewers, sa lahat po ng unsubscribe, no? Miga-miga love shoutout din po sa inyong lahat, sa lahat ng aking mga kapatid na mga tattoo artists, mga kapatid kong chef, mga kapatid kong mga bodybuilders dyan, mga kapatid kong mga musician, mga kapatid kong OFW, no? At syempre mga kapatid nating mga frontliners ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa, at lalo na po dyan po sa Pinas, mega love shoutout, at mabuhay po kayo. So yun, bye Lord sa Madikating Back, no? Peace na po tayo, close na po yung ating nangyayari na hindi maganda. At sa lahat po na nagmamahal kay Idol Madikating Back, no? Pasensya po, pawanin po. At kung ngayon lang po kayo napadaan sa aking video, please iyayain ko po kayo na... So yun, no, mga ka-review, no? Ito yung video na aking review is natapos na natin, at lahat naman siguro tayo is may napulot na kahit na paano na aral dito sa video na to.
Sa akin, ang napulot kong aral dito is walang masamang magbaba ng bandera. Walang masama na ibaba ang bandera mo kung ito ay magiging way para maayos ang isang gulo or anumang away, no, sa pagitan ng isa't isa. So, dito nga nagkakaroon tayo ng kumbaga hinuha, kumbaga, 'di ba, minsan pag sa isang kunwari nagkagalit na magkaibigan, tapos parang iniisip mo, bakit ako magbababa ng ganito, eh, ganito ganyan. Hindi po masama ang ibaba natin ang bandera para lang doon sa kaibigan natin at para maging okay ang lahat, no, mga ka-review. Ito yung napakagandang ehemplo o modelo para gayahin natin na kailangan sa isang away, hindi kailangan magpataasan ng ihi or right, ano, para lang masabi na ikaw ang tama at siya ang mali, at siya ang tama at ikaw ang mali. Dapat both side is dapat magkapatawaran po tayo, no. So yun, mga ka-review, isa na namang video reaction, no, ang ating na-review ngayon. At kung ikaw ay bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutan mag-hit ng like and mag-hit ng subscribe and click notification bell. And also, huwag mong kalimutan mag-comment and please share, no, mga ka-review. At yun, so yun, mga ka-review, no, isa na namang video, napakagandang video ni Boss Roddy. Mega love shout out sa iyo, Boss Roddy, Roddy Kabistakers, no. Sana kung may pagkakataon na ma-meet kita in person, so at talagang makikipag-meet ako sa iyo, no. Bilang isa ka na rin sa aking mga iniidolo dahil sa iyong ginawa sa video na ito, no. So, hanggang sa ikaw ay makauwi man dito sa Pilipinas, sana makontak kita or makontak mo ako para ma-meet kita in person, no, Sir Robbie. Sana ay mapanood mo to ang video and sana makakulab kita. So, hanggang dito na lang, mga ka-review, no. So, peace out.